Gandang araw kaibigan, ito pala si Cheng. So ito minatuklasan na dati na tong libro ng lola ko. So ito ay pwedeng makatulong sa bawat isa, no? So ang title niya ay Ang Tubig, Ang Kahanga-hangang Pampagaling, Mabisang Hydrotherapy, no? So okay, no? Tubig, pampagaling, di ba? Di ba tubig lang? Wala nang gamot-gamot. Walang side effect. All natural. So, ito pwede makatulong sa inyo. Sa mga nawala ng pangamoy. So, pang 25 part na agad tayo. So, yan ang ginagawa niya. Yan. Yan, naglalanghap siya ng singaw. Ng mainit na tubig. No? So, tantyahin nyo yung init niya. Huwag sobra init, ha? Okay, kayo babasaan ko, no? Pakahulugan ang paglanghap na maligamgam at mamasa-masang hangin papasok sa uhog-uhog na mga lamad at daanan ng hininga. Yan, mga nagagawa. Yan, pinagbaba wa ang pamamaga at paninigip ng uhog-uhog na ang lamad ng pang-itaas sa daanan na hininga. So ito ang lalim ng Tagalog. So sa madaling salita, nasal passages mo, di ba? So ito yung iritasyon, pangangati ng lalamunan, di ba? So pinapaluwag ang sekresyon at pinasisigla ang paglabas ng plema. Nilulunasan ng di regular na paghinga, pinalalambot ang kalamnan, kayo yung pinagbabawa ang pag-ubo. Hinahadlang ang labis panunuyo, uog-uog na ang lamad. So ako nung nawala ng pang-amoy, ginagawa ko rin yan, no? Hindi ko lang nasama sa mga iba kong remedy tips. Lahat kasi marami akong ginawa para mabalik ang pang-amoy ko. Sa awa ng Diyos, no? Ay gumana. So, ayan, no? So, napakaraming, ito na tayo, di ba? So, ito. Bagay na kailangan. So, kumukulong tubig sa isang kalderong may pinakabibig. Isang latang walang laman ay maaari na rin. Mainit na pugon o degas na kalang ginagamit ng uling. No, bahala na, di ba? Ayan, ito, tignan mo to. Rekta siya sa may gas. Ano yan eh? Electric na stove. O, sinisingot niya, rekta. Para continuous ang pagkulo. Yan, pamahid na Vicks Vapor Rub, Tincture, Benzoin, Camphor Oil para sa mabango-bangong amoy na mapaglanghap. Suggestion ko, lagyan nyo ng asin. Di ba? So, ang asin ay antibacterial, no? At the same time, pwede nyo isabay ang baking soda. Antibacterial din yun, naglilinis din ng ilong. Ano to? Lumang periodiko. Oo, ang lalim ng mga Tagalog niya, no? Papel na lang, bond paper, or ano, as long as hindi matutunaw to. No? Folder, di ba? Ang lalim ng Tagalog niya, luma na kasi ito, mga 1960 pa. Yan, payong ba? Di payong ka, papayong pa. Gamitin ay kulandong. Mga kumot. Unto. Supot na papel. Ah, supot. Kala ko, supot. Okay. Yan. Ayan ang ginagawa niya. Tignan mo, nagpapayong siya sa loob. No? Para nga siya nagsusukob, di ba? Sa madaling salita. O, pwede rin singutin. Pwedeng rekta, pwedeng hindi, no? Mag-ingat, ha? Dahil mamaya, mainit pumasok sa ilong nyo, masira lalo yung receptor ng ilong nyo, no? So, tantyahin nyo yung init, ha? Huwag sobrang init. Mahalaga lang, tumakbo lang sa ilong nyo yung init, yung moisture na hindi nakakapaso, di ba? So, ayan yan. Punuin ang kalderong tubig hanggang ibaba ng pinakabibig at pakuluin. Maglagay na isang kutsarang gamot
Vicks, Benzoin, sa kumukulong tubig, pwede. Yung pwede naman yung asin, baking soda, di ba? Yan, dalhin ang kalan at ang kalderong buong pag-iingat malapit sa tabi ng higaan na may sakit. No, kung di niya kayang tumayo, umupo. So, yan, dali na yung mga ano na yung indication na yan, no? So, ito na lang. Yan, para mapadali tayo. Ayun lang, kaibigan, no? So, ito, sasanggol. Okay, yan. Oras ng paggamot, 30 minutes hanggang isang oras. Umaga at gabi ayon sa pinapahintulot. Okay, pag-iingatan, ito na. Iwasan ang mga panganib ng makapaso. Iwasan mahanginan. Sa panahon ng paggamot, isara ang bintanang malapit may sakit, no? Delikado rin yun, nahanginan ka ng malamig, di ba, nahamugan ka. Eh, syempre, init, tapos biglang pasok ng lamig, eh, delikado yun, ha? So, iba na, hamugan, kinakabag, napapasma, o. Dapat ay gumawa ng iba yung pag-iingat. Pagka naggagamot ng mga bata at may sakit, di mapakali sa upuan upang maiwasan ng mabandian. So, okay. So, ibang pahina na to. Salamat, kaibigan, sa iyong pakikinig. Sana ako'y nakatulong. So, God bless you. God bless you. Sana lahat ay gumaling.